para sa team nila Yaso. Pero I really hope na magkaroon tayo ng game number 8, especially sa mga sumusuporta dito kay Yaso Miao. Ito na, this is the time for you to cheer on your team captain for this game. Yeah, and right now, mas gusto ko nga yung chances nito sa team Yaso Miao. Kahit nga ang ganda nung first picking phase para sa team Yuri, great response para sa mga first picks ng team Yaso. I feel like the last two picks, the Granger and the Selena, were very, very good picks. And kung yung Selena dito ay matamaan niya yung mga abyssal arrows niya, this could be a really good game for team Yaso Miao. Pero no joke pa rin yung kalaban ng yung lineup ng team Yuri Gaming. But it's a much better draft because yung marksman nila meron ng range eh. He doesn't have to get too close to the action and he doesn't have to worry about getting knocked back or controlled by team Yuri Gaming. Tignan na nga natin kung kaya ba ng team Yaso Miao mag-force ng game 3 or will team Yuri Gaming head to the finals para sa araw nito ng Mobile Legends Community Cup. Yes, definitely. I'm really... medyo napatingin ako doon kagad sa ano eh. Sa ano ni semi-dynamic sound. It's a very rare type ng marksman emblem na ginagamit. Pero onto the middle lane, medyo maganda na yung magiging rotation. So, eto nga yata, Reptar. Adestel, 1-3-1 pa rin pala yung rotation dito nila Yaso. It just so happened that Selena took this buff first. No, marksman emblem, we don't usually see that as much. Dati yun yung marksman emblem binibigay kay Claude, pero nag-iba na din yung meta. Tignan mo, same tactic, same rotation na naman by Team Gaming, nag-invade sila. Pagkatapos kunin yung Litho, pupunta sila sa red ng kalaban. And yun, nakuha na naman yung red ng Team Yaso. Yeah, that is not a good sign for Team Yaso kasi kulang na sa farm dito ang Granger if he doesn't get any more. And what is confusing for me is bakit hindi kinukuha dito? Or mukhang hindi pa nakuha yung Litho Wanderer ng Team Yaso Miao yung dun sa may top lane. And you know, that heal and that's a really good start of farm para sa carries nyo eh. Totoo. Medyo nagkagulo nga yata ng rotation sila doon. It's because the Selena went onto the top lane and nagkumuha ng red buff. Medyo nagkaroon ng miscommunication on the side dito nila Yaso Miao. I don't know kung nagkaroon ng shot call ba na patayin yung Esmeralda, pero wala, malaking bagay yung red buff. If I'll be the Granger, I'd rather have the red compared on, I mean the orange buff compared doon sa isa sa purple. It's because you need the damage kasi hindi naman gumagamit ng energy ang isang Granger. He doesn't have mana at all. So hindi siya masyado nagbe-benefit sa blue buff. The red buff, it is yun yung mas pinaka damage oriented, but Jared TC dito would be able to steal a crab dito for you or to for Yaso. So may bandang likod, nakaabot pa nga doon at na flame shot will take down Yaso Miao. May kasunod pa nga yata, Scorpion will be next. I don't think na makakataka siya dito because Yaso or Yuri Gaming will have a double kill, mga kaibigan. That's a 2-man down, 2-0 in favor of Yuri Gaming. And ganun lang din ang galaw ng Team Yuri Gaming dito. They focus on the objectives. Kinukuha yung key resources dun sa jungle. Grabe! Ang grabe si Tantan, no? The Tyrant's Revenge, bouncing ball away. That is really, really good harass. They're coming in from that Kufra. Good sense, Yuri Beauty though, taking a lot of damage. Shearing Torrent. Si Yaso Miao back. Makakahabol pa siya. Kaka-level 4 lang dito ng Uranus. And look at that. The Litho Wanderer again. Pupunta dito sa Team Yuri Gaming. And objective gaming ang Team Yuri ngayon. Totoo yan, objective gaming, and somehow timely din na yung pag-alam nila dito na nandito na yung red buff. And this is gonna be a recipe for disaster for Team Yaso. Why? Kasi Yaso, napilitan na siya dito na mag-rotate, which is hindi naman pa ganun kakailangan na sumama kagad ng isang Uranus. And the Selena is actually getting the lane na dapat dito kay Yaso. Eh, medyo magulo yung rotation nila dito. But the Death Sonata will hit on 3. Last Insanity onto the back lanes will not be able to take anything. The Hylos is down. PB or ating Xborg will take down Overs. Pero sa may bandang likod, Jared TC might actually fall. Wala na siyang tatakbuhan. Makahabol pa nga. Overcommitment, overstay na dito ang team nila Yuri Gaming. And they were being punished by the team Yaso Miao. Oo, medyo nag-asim dun yung Team Yuri Gaming. Akala nila, kaya-kaya na natin to. Level 6 na dito si Jared. Actually, level 7. Pero Team Yaso Miao, si one big last insanity from that X-board turned things around. The damage coming in as well from the Granger. Pero sandali, Yaso Miao at si Ice Frog dito trying to go for the invade. Pero andito na nga yung response ng Team Yuri Gaming. They got the take out
one of the carries, leaky carry, I guess, the Selena para sa team ng Yasuo Miao. Offers and Hubble dito. Yung isa, that's gonna be two down already. The Granger gets taken out. Double kill para sa Tamos. Offers once again showing up para sa team niya. Sabi niya dito, you know what? Sige na nga, ganti ko na nga. And tignan mo, ginamit yung Tyrant's Range. Mm. Para lang hindi makatama ng Tori dun si XXX. Hinahabol na nga dito siya ni Over Scorpion there for the space out. And buhay pa yung Tori sa bottom lane ng Team Yuri Gaming dahil nga lang sa Tyrant's Rage ni Tantan onto that X-Borg. And it really goes to show how focused and how much importance binibigay ng Team Yuri Gaming dito sa objectives. Ice Frog na huli naman dito ni Jared. Tsaka the damage coming in from the Death Sonata is not gonna be enough to take out Ash. Jared TC, BMI away. Makakatakbo naman siya. Ash providing the space and out of nowhere. Si Tan naman pumasok dito with the Tyrant Revenge onto the bouncing ball. But that Kufra is just buying space para kay Jared TC. Tingnan mo, bumalik na nga sa action dito. They might be able to take out the Granger. Yes, they can. Grabe ang pag-ikot nun ni Jared. Akala na nga natin, Delix na siya. Yung si Tantan on that tank, on that Kufra, bought him the space. And then bumalik sa action si Jared pagkatapos niya kunin yung blue buff. What amazing movement na pinapakita dito ng Team Yuri Gaming. Yes, definitely. Somehow, medyo buti ka na make off ulit si Jared TZ. Pero, ang pinaka-ano talaga, the unsung hero dito para sa side nila Yuri is actually the Kufra. Kumbaga, ang dami niyang mga clutch na mga talon dito na sobrang nadidisrupt yung buong rotation dito ng Team Yasuo Miao. Now, almost the top and the middle inhibitor turrets has already been taken down. Now, mas madali na yung magiging aggression na magagawa dito ng Yuri Gaming. And buti na lang, at least the bottom lane is still there. Now, hold pa naman ito, but I think Tamos will be able to take it down. May nadikit na Searing Torrent will be there, and that's gonna be an out muna on the side dito ng Team Yuri Gaming. That Sonata will be there. Oh, falling starboard! Grabe! Si Ash from out of nowhere naka triple kill dito against Team Yasuo Miao. Tatlo na wala. Scorpion might be the fourth. Ang sakit! And that's going to be the fourth. Wait! Pero sabi ni Jared, akala mo no, nandito pa ako. Pero wow, what a play there by Scorpion. Dragging out that fight. At least nakapatay ng isang Esmeralda dito. But in the end, si Jared is hindi pa umalis at nakuha niya dito si Scorpion. Team Yasuo Miao, we're seeing the fight in them. They can still come back from this. Hindi gaanong malaki yung lead ng Team Yuri Gaming sa Team Yasuo Miao kumpara sa game number one. Yes. But to show that Team Yasuo Miao have to be careful with how much they commit into skirmishes. Kasi yung ginawa ng Team Yuri Gaming, turn around from out of nowhere yun eh. Isang falling star moon lang, under turret, galing kay Ash, naka-triple kill siya. So Team Yasuo Miao really have to be careful with what skills they use and when they use it. Kahit na makakita lang sila ng isa, huwag masyadong makate. Totoo, para makukuha lang ng isang yes. kill. Yes, yes. The good thing somehow dito for the team nila Yasuo Miao in terms of the Selena is they could be able to burst down kaagad Jared, pero hold that thought dahil dito the last insanity will connect. Namatay pa nga doon yung Claude, medyo nag-overcommit, nag-overstay, pero doon sa may bandang likod tumalon with the falling star moon dito, pasok doon Ash going inside the base nila Yasuo Miao. May laban pa dito sa may bandang likod, buhay pa naman yung export, pero no, sabi ng Esmeralda, it's me, it's up to me to clean down everyone. Yasuo Miao na lang dito ang buhay, hahabulin niya pa kaya dito. Will she be able to take down Ash the Esmeralda? Mag-shield ka, mare! Takbo dito, and yes, Ash will be able, mukhang papalag pa siya dito, Reptar. One. It's Ash versus Yasuo Miao. Tignan mo, kinakain lang ni Esmeralda dito ni Yasuo Miao. Pero yung ability na nga, grabing bakbakan dito si Yasuo Miao at saka si Ash. Pero nakita na nga natin doon ang counter ni Esmeralda kontra sa isang Uranus. Si Uranus, alam natin, gumagawa yan ng shield. Si Esmeralda, kinakain lang yan. So no matter how close Yasuo Miao got to taking down the Esmeralda, nakaka-shield lang dito si Esmeralda. Actually, Team Yuri Gaming were able to get a kill onto the Selena off-camera right now. Ash getting chased down. Glorious Pathway has been dropped down. Sakit! The knockback coming in from the Valier, giving them the space. Kubyak, pumasok dito si Yasuo Miao. Kaya ba niya to? Pero yung Contra at Inferno ng Tamos, masyadong masakit at masyadong sustaining para sa kanya. Mag-reset yung Team Yasuo. Konting reset din for Team Yuri Gaming. At mukhang nakuha nila yung Lord. So, hintayin na lang dito si Paxi Lord makapasok sa laban, and then it's going to be probably end game push na to pagbalik ng Lord dito sa laban. Oh, Yasuo Miao nga
nakuha pa ng Team Yuri Gaming. Yes, definitely. Somehow, it's like a wasted clash. Sayang eh. I mean, they already take down Jarry TC but actually fall once again. But a triple kill will be there. Na-shot down dito ng ating Granger. Pero mukhang nauubos na ang buong miyembro dito nila Yasumi. Our Revitalize will be there to help them out. Pero one thing is for sure, tatlo ang patay dito sa side nila Yasu, and the Esmeralda is just pushing onto the top lane. Makuha niya nga kaya dito ang inhibitor turret. And yeah, that's it. Medyo napaisip ako kanina, masyadong maliit yung shield niya. I was thinking kung ang pinalakas niya rito is yung Stardust Dance compared doon sa Frostmoon shield. So yun yung ano eh, yun yung medyo in kanina ko iniisip sa sarili ko eh. Pero yun na nga, mga kaibigan, this is still almost 14,000 lead in favor of Yuri Gaming. Pasok na naman dito si Tantan, pero mukhang wala siyang madidikit sa pader. Pero ito na, siya pa nga yung mamamatay. Good positioning dito na manggagaling from the Granger. Medyo overcommitment na rito, mga katakas pa kaya yung Hylos. Yes, it is, dahil habol sila dito. Ice Frog trying na ipalo yung kanyang garote, pero dumikit, pero not enough damage. Onto the back lane, tanggal ang Firaga armor dito ng Expert Ash. Is so tanky. This Esmeralda is really going against 5 or against 3. Masyado ka nang makulit at masyado ka nang malupit. Ash might be down by Yasumiao. She might be able to fall. Habol dito, masyadong overcommitment dito. Yuri Gaming, they're crumbling and they get a wipe out. Ladies and gentlemen, masyadong maasim na ang buong miyembro dito nila Yuri Gaming, and this might be a comeback for the side of Yasumiao. Magluto ng sinigang yung Team Yuri Gaming. Sunog at masyadong maasim na ang sinigang ng Team Yuri Gaming. Grabe! What a wipeout play by Team Yasumiao. Isang last insanity. Actually, hindi lang yung last insanity. Total team effort talaga. Yes. Galing sa Team Yasumiao to turn this around, and we have got ourselves a game. First series pa lang to. Game 2 pa lang to. Pero pumasok dito si Tantan trying to protect that blue buff, pero that's gonna be 4 members of Team Yasumiao. Kayang-kaya ka nga. Pero si Tantan, na-secure pa nga yung blue buff. So walang blue buff dito for Team Yasumiao. Team Yuri Gaming have spawned back. And tignan natin ano ang response dito ng Team Yasumiao. Exactly. Medyo, to be honest, ang starter talaga doon, si Jarred, medyo okay lang naman yung pumasok ka kasi medyo farb na rin naman dito yung blood. The only difference is, wala kasi siyang purify sa laro na to. So, I think kailangan niya maging ano rito. Napaunahin niya somehow yung Kufra. Papasukin niya rito with a Cotter and Inferno. Pero hold that thought. Bikong mukhang babantayan dito ng Team Yasu. Pero sa may bandang likod, the Kufra, si Tantan dito trying to go onto the squishy. Mapupush pa rin, mapapatay pa rin naman. At the Kufra will be able to take out. Pero ito na naman, masyadong malalim na naman. Ash going in sa may bandang likod. Pero this is time, mahuhuli sila. Jarry TC going into the backlanes dito ng team ng Yasu. Miya, medyo nagkakagulo-gulo na nga. Mukhang mauupos pa nga na ata. Pero ito na, mga kaibigan, this gonna be another inhibitor turret. Pasok dito, pasok doon. Yasumiao will fall down, mga kaibigan. Basag na rin ang gitna, pati na rin ang ibaba. Ito na, papasok na. Sabi nila, ma-asim kami kanina, pero uubusin namin kayo ngayon. And that's it. This might gonna be a 2-0. What is really going on, Reptar, in this game? So, it's the end of it all, because Team Yuri Gaming takes the 2-0 win in what is